Hello mga ka-TH, isang magandang araw sa inyong lahat. At hayaan nyo na i-share ko sa inyo yung aking ginawang long range locator, tripod antenna. Mga ka-TH, ito po ay isang telescopic stainless antenna. Isa po siyang adjustable at hindi siya namamagnet. Yan mga ka-TH, isa po siyang tripod antenna. Mga ka-TH, ito naman ay isang brass nozzle, tanso, pure tanso na hindi siya namamagnet. At ito mga ka-TH ay telescopic antenna rin. Yan, telescopic antenna na adjustable siya, pwede siyang pahabain at pwede naman siyang paigsiin. Mga ka-TH, ito ay yari sa PVC pipe. Yan, pansinin niyo mga ka-TH, yari po sa PVC pipe yan. At ito naman mga ka-TH ay chamber. Ito yung binabalahan kung ano yung mga gusto ninyong hanapin or ibala dito. Ayan, dyan yung lalagay. Matis, tingnan mo. Yeah, yan katis ang ating ginawa. Lobby ang panlob. At dito nyo mga yung kung ano yung gusto nyo hanapin, gold or silver, platinum, at saka iba pa at iba pa mga katis. Dito nyo yung pwedeng ilagay kung ano yung mga gusto nyo mga katis. At saka mga katis, ito ay may locate na hanggang 150 meters, basta wala pong nakalagay na items na malapit sa ating area na didedikit. 150 meters ang layo nito. Dito nyo lang ka-TH ilalagay yung ating bala. At ito rin mga ka-TH ay nakakalocate ng tunnel, depende sa ating ibabala. May pambala po tayo na para mahanap yung entrance ng tunnel at kung saan nakatapat yung tunnel at saka yung end ng tunnel. Ituturo ko sa inyo mga ka-TH para malaman nyo po kung ano yung pwede nating ilagay na pwedeng mahanap yung entrance ng tunnel. Yan mga ka-TH, ito yung ating pang sarado sa timber. Yan, para hindi managlag yung ating bala na ating ilalagay dito. Mga ka-TH, turo ko sa inyo, ito ay tinatawag na telescopic adjustable antenna. Ito is stainless na hindi siya namamagnet. At ito ay positive. At ito naman, ka-TH, itong isang linyang ito, ito ay adjustable, ito ay negative. Ngayon, nilagyan natin ang ground balance. Pwede siya sa ilalim at umiikot siya, pwede siya sa ilalim. Mga ka-TH, saya nyo na isi-share at pakikita ko sa inyo yung aking paggamit at para makita ninyo kung paano siya umiikot, kung paano siya dumitik sa ilalim. Kasi ito ay isang ground balance. Mga ka-TH, ito, sabay-bayan nyo lang mga ka-TH. At ito naman ay yari sa topic na nandito yung kanyang power load sa load niya at nandito rin yung mga anti-decoy. At isa naman ito, ito yung ating handle. Yari po sa PVC ha, pero matibay siya dahil double bearing po dito. Mga ka-TH, abangan nyo po yung ating isang susunod na para ipakita ko po sa inyo yung aking paggamit dun sa ilalim ng ating isang nilolocate dun sa ating isa area na ako po mismo yung gumamit nito. At tapos susunod na rin po yung susunod na video, yun pong isang ka-TH natin na siya po yung humawak nito mismo, siya po yung nagpaikot nito. Abangan nyo lang mga ka-TH yun at makikita nyo at hindi na po ako yung humawak at saka yung isang ka-TH natin na nagvideo, siya na po yung pinagsalita ko. At ito naman mga ka-TH, ito tatlo itong ginawa ko, ito ako po mismo ang gumagawa niyan mga ka-TH. At ito naman ka-TH, ito ay i-share ko rin sa inyo ito sa susunod yung video. Abangan nyo rin po ito. Ito ay single antenna.
telescopic long range locator. Abangan niyo mga test, adjustable 'yan. Hindi rin siya hindi siya naman magnet. Ay may haba na. Ang haba po niya ay 1 yard or 1 meters ang haba niya. Adjustable po 'yan mga ka-TH. At ito rin mga ka-TH ay ito ay positive. At meron tayong nilagay din sa loob na negative. At ito naman ka-TH, iba ang tunog nito. Ito ay ground balance niya. Ito mga ka-TH. Ito ay yari sa PVC at ito na nasa brass tube ground balance. May wire po yan sa loob at nandito na rin yung power load niya. Dito, hindi man po natin yung power load eh, kasi load niya dito sa loob at meron na rin dyan mga anti-decoy. Mga ka-TH, ito ay pang malayuan katulad po nito triple antenna. Pwede rin po siya sa ilalim parang mga de-battery na rin. At ito mga ka-TH, ito ay binabalahan din. Dito natin nalagay yung ating bala. Ayan. Chamber. Dyan ka-TH natin inalagay yung bala kung ano naman yung gusto. Kasi ito mga ka-TH, kapag ang isang locator na ginamit mo tapos wala siyang bala, ang ilulukit po nito ay tubig. Katulad po ng ating ilrad, tanso. Isa po ang detection nito. At ito, kapag walang bala, ang madidetect niya ay tubig, volume ng tubig. Yan po kagandahan natin. Pwede rin ito magamit natin sa mga kalapit bahay natin o sa sarili nating lupa na maglalagay tayo ng flowing. Yung puso na talasadya talagang volume ng tubig ang ilalabas mo, yung flowing na. Pero kapag katis ito ay binalahan mo ng silver, silver katis ang hahanapin yan. Kung gold naman, gold. At yung platinum, platinum. Ito mga ka-TH ay lahat pwedeng mailukit niya. Kung ano po yung balay nyo, lahat makukuha niya. At ayan ka-TH, para hindi malaglag yung ating bala, sarado ito. Close. Ayan. Yan mga ka-TH yung aking ginawa. At ito rin mga ka-TH, kailangan dito, dalawa talaga dito ang iyong gagamitin. At kapag itinuro nito ng long distance, kapag malayuan, wag lang may mga nakabaong malapit sa kung sa types to, ay yun ang ka-TH ang ituturo niya. Pero kapag wala naman ka-TH na malapit sa atin, na ibinaon ng Yamashita Treasure, ay ito'y malayo ang ituturo, hahanapin ito. Amoy niya yung aura ng ginto o ano man yung ating hanapin, yun ang maaamoy niya. Kumbaga. At pagdating natin natin dun sa target area, ayan eh pag mapalampas ka, yan ay gusang bumabalik. Bumabalik siya ka-TH. Kapag nandun na po tayo sa target na ating nilulukit, ito ay gusang mag-iikis. Ibig sabihin mga ka-TH, nandun tayo sa tamang pwesto ng ating inilulukit, mag-iikis. At kapag naman ito ginamitan mo ka-TH isa lamang, ito po ay sadya talagang iikot ito. Mga ka-TH, pagkatapos itong gamitin natin, hayaan nyo na i-share ko rin ito sa inyo sa susunod kong video. Ito naman yung pagkatapos itong natin gamitin, ito naman ang ating isusunod. Mga ka-TH, ito ay pang dimension. Isang Japanese one na ating ginawa mga ka-TH. Ayan. At ito ako yung may ginawa pa. Ito ka-TH at lalagyan ko rin dito ng load niya. Ayan mga ka-TH. So, tingnan mo. At ito ay may load siya sa loob. At ito rin binabalahan din ito mga ka-TH. Paris lang yan. Very accurate ito mga ka-TH. Sabay-bayan nyo lang ka-TH, yun ang may bala ka. Ito mga ka-TH, yung ating pinababala dito. Basta kukuha lang kayo ng kahit na yung simento ng hapon. Silver, sing-sing, gold. Yan natin inilalagay dyan, binabala.
na yung kasya dyan sa loob niyan, tapos saka natin sasarduan. So dahil nyo lang mga ka-TS, at sa susunod yung video ipakikita ko sa inyo kung paano ito, kung paano siya umikot doon sa target area. Mga ka-TS, ito naman yung aking ginagawa, at i-share ko rin sa inyo yung paano binuo, kung paano nilagyan ang mga load sa loob, kung paano ikinabit, at iipunin ko dito mga ka-TH yung mga lahat ng mga materials para ma-share ko sa inyo kung paano siya ginawa. Ito na mga ka-TH yan. Ito ay, kita niya, PVC pipe blue. At ito na mga ka-TH yan, ang ginawa ko. Yan. Kung mapapansin, parang hindi siya PVC. Yan mga ka-TH, ginawa ko yan. Abangan nyo lang mga ka-TH yung ating susunod na video, at lahat po ng ating mga ginawang ito at ating isi-share sa inyo kung paano siya ginawa, binuo, at ito na ang resulta ng ating pagbuo. Malakas siya mga ka-TH. Abangan nyo lang yung susunod yung video, yung sinabi na ko kanina sa inyo na yung isang ka-TH natin ang siyang humawak nito pagkatapos ko dun sa ilalim. Pakikita ko rin sa inyo yan. Ako yung nasa ilalim na ng mga 4 meters. Pagkatapos sa ibabaw, ang gumamit ang isang ka-TH. Ipakikita ko sa inyo kung paano siya na mismo yung nagpagalaw nito. At yun naman mga ka-TH, yung nagsalita ay yung isa rin natin ka-TH na kasama din doon. Ka-TH, abangan nyo lang susunod. Tapos na ating bagong video ito ay may susunod pa ako. Huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para update ka sa lahat ng aking video mga ka-TH. Abangan nyo yung aking susunod mga ka-TH, yung aking susunod na video.